Yo, what's up guys? Paul Danau here, and for this video, ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan sa Recto Mural Art Competition dito sa Lipa City Community Park. So, ito nga pala yung ginawa naming entry para sa mural competition. Ang required na materials nga lang pala dito ay oil pastel sa illustration board. After namin ito mapasa, nag-wait muna kami ng ilang araw para malaman ng result kung pasok kami sa finals. Fast forward, bumiyahin naman kami pabalik ulit ng Lipa City Com Park para sa Recto Mural Artist Orientation. So dito, nalaman na namin kung sino-sino mga pasok sa finals at kung sino-sino ang magkaka-team. May pa Jollibee Burger nga pala sila sa breakfast. Lumabas muna rin kami saglit dahil nakarinig kami ng taho. Naglibot-libot muna rin kami at tinignan na rin namin yung wall na pagpipintahan namin. Dumating na nga rin ang mga artist na magbibigay sa amin ng tips sa pagmimural. May pa Jollibee Chicken naman sila for lunch. After mag-talk ni Sir Joseph Albao, lumabas muna kami para mag-stretching at manood ng mga batang naglalangoy sa fish pond. Nag-ice cream muna rin kami ni Rio at pagpasok namin ulit ng room, may pa-Jollibee spaghetti naman sila para sa merienda. Diyan na rin pala kami nag-usap-usap ng mga ka-team ko para sa initial na concept namin. Then, uwian na. Bumalik naman kami noong October 7 para sa first day ng pag-mural namin. Ang sukat nga pala ng wall is 3 meters by 16 meters at 15 kaming students ang gagawa. 5 from college, 5 from senior high, at 5 naman sa junior high ng District 5. Ayan nga't busy ang lahat sa kanya-kanyang nakatokang task, may pa t-shirt din pala sila. Ayoko na sana gamitin para hindi madumihan, pero ginamit ko na nga. Inisip ko na lang ulit na magiging memories ang magiging paint sa damit na ito. May dala rin akong portable fan at malaking sombrero kasi nga outdoor ito at sobrang init pa. After nakakapagod na araw, ito na ngayon nagawa namin. Ako pala ang pinakahuling umalis sa buong District 5. Nagpalit pa kasi ako ng damit at nagpahinga. Nanood din pala ako mag-isa ng fountain dito kasi nga ang ganda pagmasdan. Pangalawang araw na namin ito at mas maaga kami pumunta. 6 AM pa lang nandito na kami kasi nga last day na ito. Nagmamadali na kaming lahat dito kasi takot kami na hindi matapos. At dumating nga ang kinakatakutan ng lahat, bumuhos ang ulan. Grabe, lahat ng walls nagtuluan ng mga pintura, ang lakas din ng kulog at kidlat. Marami pa nga kaming nakasaksi ng pagtama ng kidlat mismo dito sa puno sa harapan namin. Hindi ko sure, pero mukhang sabay din kasi ito ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Nagulat nga ako kasi biglang pumunta si Mama at Papa dito para mapanood kami gumagawa. Pagkatila ng ulan, nag-retouch agad kami ng mga nag-drip na paint. Thank God, medyo unti lang yung aayusin namin. Lahat nga kami dito ay pagod na at may kanya-kanya na ring dumi. Habang nagawa nga pala, nakita ko itong malaking paru-paro na sira ang pakpak, kaya tinulungan ko na lang siya at nilagay ko siya sa dahon. Walang uwian kung hindi naka-emulsion tong mural, kaya gumamit na kami ng blower para mapabilis ang pagpapatuyo. Mga 8 PM na nga rin pala kami naka-uwi after emulsion. And fast forward, October 14, 2023, announcement na ng winners. Dumating na nga si Senator Congressman Ralph Recto at iba pang guest of honors. Ayun nga, tinanghal kami ang second placer. May pa-medal, trophy at malaking sintra board din sila. Nagdiwang kaming lahat kahit na lahat kami ay basa ng ulan. Nagpicturan, minit ang ibang participants, naghatian na nga ng premyo at nag-uwian na. Yun lang, congratulations sa ating District 5 at sa lahat ng participants. Thank you and paalam.